kaya na tong pumatay ng tao. Good evening mga idol. So ayan, magandang gabi sa inyong lahat. So, papunta tayo ngayon sa ano, sa isang rescue. So bali may tawag tayo. Tiyempo lang na doon tayo malapit sa area. So gabi na, nag-send ng video yung may-ari ng bahay. Kita nyo kanina, Summer Cobra. So, yung sa intro natin, Summer Cobra, yun siya. So, gabi na, nagpakita yung ahas. So, makita nyo mga idol, nag-iiba talaga yung ugali na ng ano, ng mga ahas. Kita nyo yung Summer Cobra mga idol, aktibo lang yan sa umaga, pero ngayon, gabi, lumabas siya. Maghanap ng pagkain. Or saan ba siya, ano, pupunta. So, kita nyo mga idol, napaka-unusual ng isang summer cobra na gumala ng gabi. Talagang umaga lang yan sila, aktibo eh. So, yan mga idol, mapansin din nyo yung, ano, yung mga nakaraan na vlog natin. Dahil sa El Nino mga idol, dahil sa pagtaas ng temperatura ng ating lugar o ating mundo, nag-iiba na yung mga ugali ng ahas. Hindi lang ahas, pati mga ibang buhay ilang, yung mga wildlife natin. So, makita nyo yung last na video natin, na yung rescue natin, yung brown rat snake, tanghali kung nahuli ko doon sa ano, Barangay Mintal. So, kumain doon ng daga. So, yun, remember nyo, inakala ko talaga na cobra. Kasi kumain ng daga ng tanghali. Usually kasi, yung brown rat snake, mga idol, nocturnal talaga yan sila. Usually, naghahanap sila ng daga kapag gabi or hapon. So, alas 5 ng hapon hanggang minsan alas 7 ng umaga sila nakikita, nakaktibo. Usually, gabi talaga yan sila naghahabol ng mga daga. So, yung makita nyo mga idol, tanghali yung chatos. Yung isa, yung sa bago lang natin na-rescue doon sa Barangay Matina Aplaya, yung brown rat snake. Tanghali daw nila nakuha. Gumalaw yung sama ay yung, ano, yung brown rat snake ng tanghali. So, kita nyo mga idol, napakainit talaga ng panahon kasi hindi sila gumagalaw ng ganyan na oras eh. Lumipat sila kasi sa sobrang init siguro ng panahon talaga ng lugar na ano. So, yan mga idol, yan yung epekto ng ano, ng El Nino. So, mag-ingat tayo mga idol kasi hindi natin ini-expect na talaga yung pabago-bago ng panahon at saka binabago ng panahon yung ugali ng mga buhay ilang natin. Lalo na yung mga ahas. Kasi yung mga summer cobra, delikado din sila kapag naligaw sa bahay nyo nang hindi nyo ini-expect. Kasi usually ang summer cobra, 9 a.m. to 3 p.m. yan sila aktibo. Mas mabilis silang gumalaw, nakikita sila most often 11 a.m. to 2 p.m. yung mainit talaga yung panahon. So ayan mga idol, mag-shoutout tayo bago tayo dumating doon sa ating rescue. So gusto ko na ulahin pa na ng shoutout talaga. Special mention ko na naman si Chris Ford Agudera ng Matina. So si Chris Ford Agudera, nag-school siya, nag-aaral siya sa Catalunan Grande. So shoutout sa iyo Chris Ford Agudera. Maraming salamat sa solid na suporta mo. Kanila Ma'am Je Nuyad, yung kay Idol Janver, yung bata. Sir Joey, Joey yung anak ni Ma'am J. Si Kabagli Channel, Idol Junjun Bayawak, Arlene Edio, Money Boy Secretaria, Jean Undangan ng Kalamba Laguna, Ismael Sevilla, Carlos and Gina Villamor ng Cavite, It's Cutie Tan ng Hong Kong, at saka si Ferla Umachi. Salamat po, magandang gabi. Mga idol, good evening. May emergency rescue tayo ngayon, so timing, tsaka nakachempo tayo ng rescue kasi andito tayo sa Tigato, tapos may tawag tayo sa Mandug. So, summer cobra daw yung ano, pumasok sa ilang bahay, tapos tinawag nila yung guard,
sabi namin pwede kami na lang kasi baka patayin dito sa ano, isang subdivision sa Mandug. So gabi na, so time check alas 8 ng gabi. So mag-update kami. So mag-update kami later mga idol kung andun na kami kasi gusto naming mahabol tsaka baka patayin ng ano, ng mga andun. So Ah, idol, andito tayo sa isang private na subdivision. So meron tayong rescue na Saman Cobra. Ayan sila sir, may mga security guard dito sila sir. Ayan dito. So kunin natin mga idol kasi delikado sa ano, may bata sila eh. So andito daw yung ano. Ayan mga idol. I found the snake. So yan mga idol. Nagtatago na siya. So maliit pa to sir. Ang gamay. Oh, 2 years. Ay, oh. Ayan mga idol. So kunin natin mga idol kasi delikado yung ano. So hindi tayo naka ano mga idol, hindi tayo naka ano, so walang butas dito no. Baka, ano, zoom na okay pa. Okay lang ni Alsaon sir no? Oh, sige, okay lang. Diba? Gani, motong ingon ako kay ma'am na ano. Gala na lang kung gani. Yan mga idol, so may butas dito mga idol. So malaki na pala to, nasa mga ano na to. Malaki na bonita lang niya na. So mag-take awareness, alam din tayo kanila sir. So Summer Cobra mga idol, naligaw. Saan siya galing sir? Nakita niyo sir? Nakita naman sa mga bata, nananagara. So wala pa nakagawa sa mga bata? Nasa gawa dito ganina. Nakita sa bata, ipasunod na po dito. Napakadelikado mga idol kasi kapag natapakan to ng bata, baka makagat sila kasi nagugulat yan sila eh. Oh my God! Ayan mga idol. Ang pagkain ng mga Summer Cobra natin mga idol is mga daga at saka yung palaka. Tulad nito mga idol. Zoom na tulad dito. So poisonous yan siya. Yung Summer Cobra lang ang ano, ang kaya kumain yan. Immune kasi yung Summer Cobra dyan. Sa ganyan na ano. Napalaka. So ganitong oras, baka naligaw lang to siya kasi hindi to sila aktibo ngayong oras sa sila. Pag gabi. So pag gabi, tulog yan sila. Pero sir, ito ang nakakalang tanlad, mga tambang? Lemongrass, mga or onion plants, pwede. Garlic? Mga garlic, opo. Garlic. Pwede siya, pwede sir. Pero wala yung scientific na research, ano sir ha. Okay. There's no harm in trying man. So, mo po na ang ginabuhat sa muam. Dagan kayong mga nagatanong ng tanglad. Pero ang pinaka-the-best kid sir, to avoid snake is, iwasan na to ang ilang food source. Sama sa mga ilaga. Ito na mga ano. Makita na to ang ilaga. Dapat i-ano na siya. Taboy na siya. Dito lang ka, dito lang ka. Dito lang ka sa likod lang ka kayo. Na snake o. Oh, sa papa o. Oh. Defensive na siya mga idol. Kasi marami ng tao. Dito lang. Dito lang. Pasok natin mga idol. Para at least makasnake tayo. Look. Okay pa niya sila sir ha. Malaki sila ng 4 feet. So ito, nasa ano pa to? Nasa mga 2 feet. Gab, tingin gabi. Gabi, habang gabi. Okay. Sa likod lang, be, sa likod lang. Ngayon mga idol, magkita niyo. Dili siya ma'am, kay na may tao. Disturb siya. So mga idol, kita niyo yung venom mga idol. Tama na na. So gigil na gigil siya. So ito yung venom gland niya dito sa gilid ng ano niya. So kaya na tong pumatay ng taong yung ganito ka ano, kalaki. So ayan oh, so ang ano natin ma'am, always talaga pag may makita na ahas, huwag lang lapitan talaga. Kasi kusa na lang naman silang aalis. Yun lang ang delikado kapag hindi siya umalis sa area, kaya dapat tumawag kayo ng rescue. Tawag tayo na po. Tulad nila sir, yung guard. Or kung wala kami, pwede yung mga, pwede din 911. Okay. Pwede din sa mga guard, ganyan kanila sir. Mamatay namin yan. So yun lang mga idol, buti nila, tsempuhan natin kasi kung wala kami dito sa, ano, dito, wala kami dito sa Tigato Banda, baka mapatay na to. Kasi, mapatay na namin. Oh, wala man choice. Wala man choice yung ano, kasi delikado din to sa ano mga idol, delikado din sa kanila sir. Ayan. Pasok natin mga idol, para at least ano. Mga idol. Yan mga idol. Pasok na natin mga idol. So at least nakatulong tayo kanila sir. Tapos wala na kasing choice mga idol kapag hawak ka sir. Ako po. Okay lang yan. So, pahawak natin sila sir. I'm here. Pero may ano lang sir. Hindi ko kumalay mo na sir. Hindi ko kumalay mo na sir. I want
You want to touch? That's tail. Ayun mga idol, so pinahawak natin sila para ating siguruhan. So napakadelikado mga idol kasi may mga bata pala sila sir dito. So pasok na natin. Gitan niya sir? Nasa dali ba? Sir mga idol, pauwi na tayo. Bali, hindi tayo masyadong nakapag ano doon, naka-video kasi private yung area, yung bahay. Tapos ayaw ipamention nila ma'am, yung may-ari. So gusto ko na lang mag-shoutout pala kay Douglas Remular. So, dito tayo sa Barangay Magmandug. So napaka-ano mga idol, napaka-delikado yung sitwasyon kanina kasi may mga bata. Yung bata pala yung nakakita. So kay ano yun, tago natin sa ano, name na Sir Floyd. Yan. So sila Sir Floyd ng Barangay Mandug. Dila natin i-mention yung ano, yung subdivision kasi private. Maganda. Maganda yung private. Maganda yung subdivision nila. So Summer Cobra yun mga idol, so napakadelikado. So naghahanap yun ng pagkain kasi may mga palaka pala doon sa bakura nila sir. So ngayong gabi, bihira lang yan sila aktibo mga idol kasi aktibo lang yung ano, aktibo lang yung Summer Cobra natin kapag umaga. So yan mga idol, napaka ano, napaka isolated no, na case na gabi yung pumasok yung cobra. So gutom na gutom siguro yung cobra kaya pumasok. Marami kasing mga palaka, so baka na-sense ng cobra yung paligid. So yung dito sa Barangay Mandug mga idol, kasi napalagitnaan to sila ng gubat. Meron pa mga protected area dito. Yung sa Barangay Indangan, napalagitnaan ng Barangay Mandug, tsaka yung Tigato. Sa gitna niyan mga idol, ano pa yan siya, marang mga forest pa yan siya, gubat pa. So doon yung bahay ng wildlife. So dito sa Mandug, malaki din yung ano, yung mga ilog. So di na tayo nagkapag-video mga idol kasi masyado kasi medyo private eh. So ayan, shoutout na lang ulit si Douglas Remular ng Doña Vicenta. Si Idol Marvin Puno ng Doña Vicenta din. And then sa lahat ng mga Doña Vicenta boys, kanila Duque. Ayan, sila Renzo Duque. So lahat, salamat. Tsaka sa sunod na rescue, relocate natin yung cobra na nahuli natin. So ayan mga idol, nakarating na kami sa bahay mga idol. So ayan, gabi na. So ganito katahimik yung bahay namin mga idol, yung lugar namin mga idol. Ayan. Bukid is life talaga. Ayan, napaka ano. Ririnig nyo yung mga kuliglig sa gabi. Ayan, napakadilim dito mga idol. Ayan. So dyan yung kalsada, harap. Ayan. So dito yung ano namin. Ganito yung ano namin mga idol. Ganito yung area namin dito sa bahay. Ayan. Paggabi. So napakatahimik mga idol. So ayan. So madilim na madilim mga idol. Ayan. Kakarating lang natin kanina doon sa Mandug. So ayan mga idol, salamat mga idol ha, sa lahat ng mga sumusuporta, nanonood. So hindi na ako mag-ano idol. So ito yung bahay namin mga idol. So hindi na ako mag face reveal. Hindi ako nag t-shirt. Salamat mga idol, magandang gabi sa inyong lahat.